ang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng maala Apo Panginoon. Kahit saan dako, gamitin mo ang pagkatotoong ikaw ay lingkod ng Diyos. Hindi lamang sa tahanan mo magpapakita ang ikay lingkod ng Diyos, maging sa bawat dako kung saan ka naroroon na maaring ipakilala mong ikay lingkod ng Diyos. At papaano mo ba mapapakilalang lingkod ka ng Diyos? Sa pamamagitan lang baga ng pagbibigay sa kapwa mo, sa mga bagay ng dahil kaya mong magbigay. Kahit walang bahaging bagay sa pakikipagtotoo, sa katapatan sa kapwa mo, sa pagmamahal sa kapwa mo, sa bilang natutunan mo sa Kristong pinaglilingkuran mo, maaari mong ibigay ang sarili mo. Ang may kakayahan na magbahagi sa kapwa niya, mas mainam, mas lalong kay buti kung nagagawa mong gawin ito. Subalit kung ikaw ay walang kakayahang magmahagit, magbigay sa kapwa mo, ang maging totoo at tapat ka sa kapwa mo ay sapat na iyong paglilingkod na mapatotohanan mo. Na ikaw ay totoo na anak ng Ama, na ginagamit niya at lingkod ka niya. Kaya, kung tinawag kang alagad, hindi lamang dito ka alagad. Kahit saan dako, marapat mong mapakitang alagad ka ng Kristo, lingkod ka ng Ama, anak ka ng Ama. Kaya ang bawat may inatas at ang nag-atas ay Ama. Hindi maaaring pagkatao sa tuwi na ang paiiralin.
Maaring umira lang pagkatao, dumata lang pagkatao mo. Subalit nang dahil may pundasyon na sa iyo ang Kristo, may kaloob na sa iyo ang Espiritu Santo, hindi mo pananaigin ang pagkatao mo, kundi pagsusumikapan, pagsusumakitan mong ang manaig sa iyo ay ang tinanggap mo na, kaya ka natawag na lingkod ng Diyos. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya kumisan ang nagpapakatotoo ay hindi rin mapaniwalaan ang kapwa-tao niya sapagkat marami nga ang manluloko. Marami nga ang huwad sa pagtalim at pagtupad. Subalit hindi yaon ang mahalaga. Ang mahalaga, kung nagpapakatotoo ka, ang Ama ang nakakakilala sa iyo. Ang mahalaga, kung ano ang ginawa mo, hindi malilihim sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya't dahil totoo ka, hindi ka man tanggapin, hindi ka man paniwalaan ang lahat ng kapwa mo, ipagpapatuloy mo ang nasumpungan mo at sinimulan mo. Sapagkat di ka naman makatutupad, hindi ka makagaganap kung ganang ikaw lamang. Sa makatwid, habang tinatalima mo at sinusunod mo ang kalooban ng nag-atas sa iyo, siya ang iyong kasama. Siya ang magbibigay sigla. Siya ang magbibigay galak at ligaya. Kaya nga, sinong tapat at totoong lingkod na nagpakatotoo sa paglilingkod ng Ama ang dinagbigay ng marapat sa Kanya? Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan. Iba't iba ang paglilingkod kung saan ka tinawagan ng Ama, kung ano ang pag-aatas niya sa iyo, kung ano ang bukasyon mo, kung saan kanya binuksan, kung ano ang pagbubukas niya sa iyo. Yaon ang tinatawag na bukasyon. Ano baga ang binukas sa iyo ng Ama? Ang mamahagi ka ng kapwa mo sapagkat ikaw ang may kakayahan. Kung tinatalima mo at sinusunod dito ng tapat at totoo na may pagmamahal, may galak ang puso mo sapagkat dito kanya binuksan. Yaon ang inata sa iyo, yaon ang pag-aata sa iyo. Kaya sa mga tumatanggap at totoong naglilingkod sa bokasyong tinanggap niya, sa bokasyon na binahagi ng Ama, kapag yaon ang pinakipagdapat niyang gawin, kung papaano ang pagbubukas sa Kanya, kung papaano ang tinatalima niya, kung ano ang sinusunod niya, di tao ang sinusunod niya, hindi ang sarili niya, siya rin ang nakadarama, siya rin ang nakakakilala. Kaya kahabag-habag po yung mga taong bawat araw wala nang inalam kung di kumita na lang. Wala nang inalam kundi makapaghanap buhay. Subalit hindi niya binibigyang pansin ang kanyang kaluluwa. Hindi niya pinahahalagahan ang kanyang kaluluwa. Alam niyo po, mga minamahal ko, ang pangunaway galing sa Ama. Mula sa Espiritu niya sa pangalang Hesukristo. Kaya't kung mayroon ka noon, magalak magpuri ka. Sapagkat di nga lahat ng tao ay may pangunawa. Sapagkat ang pangunawang kabanalan ay biyaya. Ang pangunawa sa kabutihan ay biyaya. Sapagkat hindi maaring mabuhay lamang ang tao na siya'y kumakain at tutulog, nagpapahinga. At ang iniisip lamang ay salapi. Taong-tao po yaon. Yaon ang taong pag-iisip, yaon ang taong damdamin. Subalit, kapag ka sa isip at damdamin mo, nakabahagi na ang kapwa mo, naaalala mo na ang kapwa mo, may pandama ka na sa kapwa mo, may pangunawa ka na sa kapwa mo, may pagpapahalaga ka sa kapwa mo, yaon ay ang bahagi ng Ama sa iyong damdamin, sa iyong kaisipan, na hindi na bilang tao, taong tinataglay, katawan at laman na nabubuhay, kundi bahagi ng Ama bilang siya'y iyong Diyos na totoo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo,
ang bokasyong binahagi niya sa iyo ay natutunan na unawaan mo na sa katuparan at sinunod mo, kaya lalo kanyang pinalalalim, lalo kanyang binibigyan ng pangunawa, lalo kanyang sinisidlan ng talino, lalo kanyang pinalalakas sa kanyang kabanalan, at pinapatay naman niya ang iyong laman. Ang katotohanan, siya lamang tanggapin ng tao, maunawaan ang kalooban ng Ama. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramenyahanam, nekaramenyahanam, nekaramenyahanam. Anong dahilan at lingkod ka ng Ama? Dahil nakakilala ka at tumanggap sa Kanya. Subalit, kung ang kinilala mo lamang siya, na ganang sa sarili mo ay tinanggap mo siya lamang, hindi ka pa rin totoo. Sapagkat masasabi mo lamang na nakilala mo siya at tinanggap mo siya, kung maging kapwa mo'y tinanggap mo rin tao. Humango tayo mula kay Mateo. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y pinagaling ni Yeroon. May mga pariseyong lumapit sa kanya at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa ng iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan ng iba. Dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa lang alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap sa simulang ito ay tumanggap nito. Sa unang panahon na wala pa itong si Moises, wala ang sampung utos na kasama ang huwag makiapid. Kaya noon, sino-sino lamang ang nagsasama.
magkakalahi, mag-ama, magkapatid, maghihipag, magbabayaw, walang pasintabi. Sa panahon na yon, naiilan pa ang tao. Subalit sinabi ng Ama, siksikin ninyo ang daigdig. Kayo'y pararamihin ko, hambing sa buhangin sa dagat. Hanggang sa naging palalo na ang tao. At ibinigay na ang batas na huwag makiapid. Subalit gayon pa man ang kaganapan na may pag-aatas, may katalaan na dapat sundin, hindi pa rin nakatalima ang tao. Sapagkat nga nang dahil sa pag-iisip, sa damdaming pinananaig ay ang hangarin at pita ng laman. Kaya sino nga kaya ang makatatalim at makasusunod kung bilang pagkatao lamang? Wala na kahit na sino. Kaya ibinigay ng Ama ang kanyang batas, ang kanyang salita, ang kanyang katotohanan. Subalit hindi pa rin doon nakatupad ang tao sa batas na yaon, sa salitang yaon, sa habiling yaon, sa kautusang yaon. Sapagkat walang pwersa, walang kapangyarihan ng taong magtimpi, magpigil ng sarili niya. Wala siya sa gayong kaparaanan at kapangyarihan na gawin niyang tutulan ng kanyang sarili. Kaya't ibinigay ang Espiritu niya. Binahagi ang Espiritu upang ang bawat anak ng Ama na makakakilala at makakakita ng totoo ay magkaroon ng sariling pagtitimpi, ng sariling lakas at pwersa para tutulan niya ang mga bagay na batid niyang mali, para huwag niyang magawa ang alam niyang hindi tama. Subalit gayon pa man, hindi pa rin lahat ay nakasunod, sapagkat hindi lahat ay napaghaharian ng banal na Espiritu. Hindi lahat ay nakatutupad sapagkat hindi lahat ay nagliliwanag ang isip. Hindi lahat ay nakadarama sapagkat hindi lahat ay bukas sa bokasyon na nais ng Ama. Sa kalooban niya, sa kagustuhan niya, kaya't ibinigay ang batas na magkaroon ng kasunduan. Subalit sa maraming kasunduan ito na sumusunod ang tao, nakasusunod ang tao, na naging basihan na maaaring maghiwalay kung hindi na sila magkaisa at di na sila magkasundo. Sa ibang kaparaana naman, niloko siya at nagtaksi lang kabiyak ng puso. Sa palagay niyo, mga mahal ko, kung may kakilala ng Ama ang mga tao, kung ang nagahari na yung Ama sa mga tao, mayroon pa kayang kataksilan na magaganap? Mayroon pa kayang hindi mainam na kaganapan? Kaya't may mga taong hindi nag-aasawa at inilalaan na nila ang sarili nila para maglingkod at paglingkuran ng Ama. Subalit, hindi pa rin lahat nang ang sarili ay inilaan para sa Ama ay maglingkod, ay nagagawa pa rin mahalin ang kapwa niya sapagkat kulang pa rin sa pangunawa. Kulang pa rin sa pandama. Ang batid lamang niya, sapat na ang inialay ang buhay, sapat na ang maglingkod na sumunod siya sa Ama, subalit hindi niya minahal ang kapwa niya. At marami ang kaganapang ganito, mga minamahal ko. Kaya't patuloy at patuloy pa rin ibinabahagi ng Ama ang Espiritu niya. Ang Espiritu na magbibigay pwersa ng kapangyarihan, ng lakas upang tutulan ng laman ang hindi marapat at di dapat. Ilan kaya ang sa kabila ng lahat
na pagkakasala at pagkakamali niya sa sarili niya sa unang buhay na hindi niya kilala ang Ama. Hindi niya pa nadama. Hindi pa niya natanggap. Subalit nang nadama na kilala niya, nagsumakit at nagsumikap siyang makatupad, makatalima, talikdan ang sarili at buong galak na siya'y handugan ng kanyang buhay. Bilang paglilingkod sa kapwa niya, bilang paghahain ng kanyang sarili, hindi para mamatay ka lang muna bago mo masabing sumuko ka na sa Ama, kundi maging ang sarili mo'y buhay pa na isinuko mo sa Ama na maaring gamitin niya at paggamit ka bilang anak niya na totoo at nakipagtotoo sa Kanya, sa mabuting hangarin, sa mabuting layunin, sa mabuting adhikain, sa matapat na paghahandog, sa may pag-ibig na kaloob, sa katotohanang pagtanggap, at sa katapatang pagtalima. Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan. Pakatandaan ninyo, walang makasusunod nito maliban ang Espiritu Santo na tunay na nagmula sa Ama at tunay na sa Kanya. Kaya't ang mga anak niya ay binabahaginan upang sidlan sa pamamagitan ng kapangyarihan niya na kung ano ang taglay ng Espiritong ibinahagi sa Kanya, siyang matupad, siyang magawa niya, at siyang maging layunin niya tulad ng damdamin ng Kristo, tulad ng hangarin ng Kristo, tulad ng pakikipagtuto ng Kristo, tulad ng hangarin na ang tao'y handugan ng katapatang paghahandog, hindi ng pagpapaimbabaw. Mga minamahal, sumain niyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Kaya't kayo ba ay may ganang kaloob ng Ama't bukas ng bukas yun ninyong paghahandog? Ipanalangin niyo ang kapwa niyo sa halip na hamakin ito. Tulungan damayan ang kapwa niyo sa halip na inyong pag-usapan at inyong sabihing kayo lamang ang magaling. Tulungan damayan sa pakikipagtotoo, hindi sa salita, kundi sa gawa, para masabing totoo kang lingkod ng Ama. Isang hinirang, hindi ng tao, kundi ng Kanyang Espiritu. Sumain niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Katotohanan ang katotohanan. Kung nawasak na at wala nang paraan para mabuo pa, subalit kung magsusumakit ang bawat isang nawasak na pagsasama na muli makabuo ng tapat at totoo sa bawat isa, maaring ang Ama ang maghari sa kanila, kapwa pa rin lumigaya at mapatawad niya. Kung tuto pa rin gagawin at isasaalang-alang ay siya. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat batid ng Ama ang katotohanan sa bawat kaganapan ng mga anak niya. Tarok ng Ama ang kahinaan ng bawat anak niya. Nalilirip ng Ama ang bawat damdamin ng mga minamahal na anak niya. Kaya, anak ka ba niya? Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng suliranin mo na may katapatan sa puso mo. Tutulungan ka niya, dadamayan ka niya. Hindi ka kailanman itatakwil lalayuan, kundi ikay sasaklolohan sa Kanyang kakayanan. Sumainyo ang kapayapaan,
pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Sa aking pong pagninilay, sa sarili kong pagsusuri, sadya pong mahirap sumunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. Lalo't higit kung paiiralin mo ang pagkatao mo. Lalo't higit kung mahahabag ka sa sarili mo. Lalo't higit kung kahahabagan mo ang mga mahal sa buhay mo. Mahihirapan kang makasunod. Mahihirapan kang sumunod. Maghihirap ang damdamin mo na makatalim at makasunod. Kaya, kapag dumarating ang kahinaan na yon, marapat pala at dapat nga palang ang tawagin mo ay ang Diyos na nagpapakilala sa iyo at nagpakilala kaya ka nakadamat nakapaglilingkod. Sapagkat kung hindi at pinananaig mo ang sarili mo, talaga palang babagsak ka. Talaga palang magugupo ka. Talaga palang aayaw ka. Kaya magdalanginan po tayo. Magdamayan po tayo. Magtulungan baga, sabi nga ng Kristo. Upang sa gayon, ang bawat kalakasan ng bawat isang mayroong katatagan, mayroong kalobang ama, pag nagsama-sama, ang lahat ay makakaya. Walang pinagkaiba sa gawain. Kung nag-iisa ka lang, mahihirapan ka. Subalit, kapag marami kayong tumutupad at gumaganap, at may galak kayong tumutupad at masaya ang puso nyo na may pag-ibig, ang dali ninyong natatapos anuman ang gawain. Lahat pala na inyong ginawa ay parang baliwala sapagkat hindi kayo nakaramdam ng hirap, hindi kayo nakaramdam ng sakit. Sapagkat ang naghari sa inyo ay ang katapatan at pagmamahal. Nang dahil mahal ninyo kapwa, ang kapwa ninyong kasama nyo, nagkakaisa kayo, nagkakaunawaan kayo. Yan po pala ang dapat maging sa pamilya. Kung ang lalaki lamang ang uunawa, mahihirapan ang babae. Kung ang babae lamang ang uunawa, mahihirapan ang lalaki. Wala palang mabubuo na totoong pagkakaisa, na totoong pagmamahalan, at totoong pagtatagumpay nilang dalawa. Ayon sa kapanibilya na pahiram ng ama sa kanila. Kaya nga pala, may nawawasak. May hindi nakababata dahil wala sa kanila kapwa ang ama. Subalit, ang aking pong pagsusuri, kapag anuman ang pinagdaraanan ninyo, kapag ang Diyos palang tinawagan ninyo, ang Diyos palang nasa inyo, makakaunawa kayong dalawa sa kabila man ng sa unang isa'y walang pangunawa, ang isa'y mahina. Subalit ikaw na nagpapakatibay na patuloy na hinahanap mo ang katwiran ng Ama, maaakay mo rin ang mahina, mapapalakas mo rin ang lampa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya wala palang pinakahigit na dapat maganap nga sa mag-asawa, kundi ang una at sentro sa buhay nila'y ang Diyos Ama. Ang Panginoong Hesukristo, para sa gayon, anuman kung misa ng kaguluhan, napapayapa ng dahil sa kanilang panalangin, sa kanilang pagkakaisa. Kaya't ang may panahon pa po na dapat ay mabago at mabuo, ang may pagkakataon pang mabuo, at may pagkakataon pa na maging ganap. Magpakatotoo na po ang may pagkilala sa Ama. Magiganap na po
ang nakatanggap sa kanya upang masagip pa ang napipintong pagkawasak. Sapagkat mayroon palang paraan, walang dilitiba, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Hindi lamang po ito sa mag-asawa, maging sa magkapatid, maging sa mag-ina, mag-ama, maging sa samahan, maging sa magkakaibigan. Kapag ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ang siyang naghari at nanguna sa bawat isa, samahan man, mag-asawa man, anumang uri ng samahan, anumang uri ng pakikibaka sa buhay, anuman ang tinatalakay ninyo mga nilalang, mabubuo at mabubuo, may lakas at pwersa pala ng Ama mo ay bibigyan ka. Dahil tinatawagan mo siyang totoo at tapat sa puso mo. Dahil kinakailangan mo siya na hindi nagkukunwari ka sa kanya, kundi nakikipagtotoo ka at tapat ka sa kanya. Dahil inaasahan mo siya, dahil siya pala ang dapat manguna sa bawat isa. Mga mahal, anumang uri na gampanin, walang may kakayahan bilang pagkataot katauhan. Lalo't higit sa larangan ng kabanalan na may pagtitimpi na dapat mong gawitin at gawin. Ang lahat pala makukuha mo sa larangan ng kabutihan at kabanalan kung Diyos Ama ang siyang iyong mimithiing wag mawalay sa iyong buhay. Mga mahal, yaon palang dapat, ito pala ang dapat magpakatibay na manalig, magpakatapat na manampalataya, magpakaganap umasa, at lahat nga pala maisa sad-sad na may kaakibat na kasiyahan at kagalakan. Ang lahat po ay inaanyayahan na pagnilayan ang sinambit sa harapan. Ang may pandinig, wika nga ng Kristo, ay nakarinig. At ang tumanggap ay makadama. Sumayin niyo ang kahayapayapaan. Laging sinasabi ng Kristo, sumayin niyo ang kapayapaan. Ito ang pambungad na salita ng Kristo na sa gawain ito'y sa tuwing ay naririnig nyo. Sapagkat hindi tao ang nagkaloob sa gawain ito. Sapagkat hindi kung sino lamang ang nagkaloob sa gawain ito, kundi kung sino ang bumaba, namatay, nagbalik sa Ama, at muling nagbalik ang Espiritu niya. Kaya sa tuwing ang pagbati, sumain nyo ang kapayapaan. At maliwanag na hinahabilin, magmahalan kayo. Sapagkat ang pag-ibig ang dahilan kung bakit may Jesus na tagapagligtas, kung bakit may daan ng katotohanan, kung bakit magkakaroon ng bagong buhay, kung bakit nagkaroon ng kaligtasan. Mga minamahal, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Huwag nakatuon ang isip at damdamin sa mga bagay na makapagpapalibang sa iyo at makapagpapalayo sa Ama mo. Huwag kang malibang at mahirati sa sanlibutan lamang. Kundi, alalahanin mo ang Ama mo na kaya kanyang pakainin sa laman at sa Espiritu. Alalahanin mong kaya niyang buhayin ang laman at kaluluwa mo. Alalahanin mong walang gagawa noon maliban siya. Sa pangalang Jesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Patnubayan kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po bang mali? Kung magkagayon po,
lahat ng turo ng Panginoong Hesukristo ay tama, ano? Kaya kung ang Espiritu niyang magtuturo, lahat din po ay tama. Kaya dapat po pala ang pagtuturo nangungunay Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung bilang pagkatao mo lamang, magaling kang magsalita, kulang ka sa gawa. Nasasabi mong mabuti, hindi mo magawa. Yun po ang patotoo na tao ang nagturan, tao ang nagsalita. Kapag nais sa buhay mo, na sinabi mong, ang masakit sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo at nagagawa mo yun sa sarili mo, ang Diyos ang nasa sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mayroon pa po kayang magmamalabis sa kapwa niya kung lahat ng tao ay may takot sa Diyos? Mayroon pa kayang mang-aapi? Mayroon pa kayang magiging sakim, palalo, sutil? Wala na po, no? Subalit, hindi po yata magaganap yun sa buong panahon. Sapagkat, kaya nga may pananala eh. Tama po ba? Kaya mapalad yung nasala. Kayo pong matatanda, alam ninyo yan. Pinakikita po sa akin, no? Ang bistay, iba sa bilao. Ang bilao, nagtatahip ka. Ano po? Ang bistay, lumiliglig ka. Tama po ba? Kapag sumalo ka ng isang salop, nililiglig mong ganyan. Ano po? Alimbawa, bigas. Napipimpin yung matimyas, nalalaglag ang binlid, ang ipay humahawi. Kaya, yung matimyas, tinatabi mo sa isang sisidlan. Ang ipa, tinatapon mo para sunugin. At ang binlid, maaaring pakinabangan. Kakarampot lang, hindi katulad nung matimyas. Kaya, yaon po pala yung tinatawag na binlid sa tao, yung taong mapagpaimbabaw. Kung gumawa ay karampot lang, mapagmagaling, wala siyang timbang sa ama, maliit lang sa pananaw niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nung hawiin ng ama, dahil siyang totoong tagasala at totoong tagahatulot, tagahusga, nakita niya kung hambing ka lang sa binlid at sa matimyas. At nakita niya kung hambing ka sa ipa. Saan niyo po gusto? Ipa, binlid, matimyas. Lahat ng tao gusto yan. Ang tanong po, paano kaya kakamtin ang makinging matimyas ka? Sapat na po ba yung sinabi mo, lingkod ka, pero wala ka pang nagawa? Nagkakayahan ka, subalit ayaw mong gamitin sa kapwa mo. Sinasarili mo. Ikaw lang ang nasisiyan, ikaw lang nagagalak, ikaw lang nakikinabang. At kung may bigay ka man, eh pinipili mo. Binibilang mo, kinukwenta mo pa. Ganun ba ka? O sasabihin mo naman, wala kang kakayahan. Subalit, pag sa bagay na hindi naman kapaki-pakinabang, mayroon kang kakayahan. Sasabihin mo, mahirap ka lang. Mahirap ka na nga lamang, nakakapaglibang ka pa. Nagagawa mo pang magsugal, uminom, mambabae, malalaki. Buhay po ba ang Diyos? Ano ang ibig sabihin ng Ama? Wala pong patatamaan sa dakong ito. Lahat lamang po'y hinahango sa banal na aklat. Kaya wag po kayo magdaramdam. Kaya po ang iba nagagalit pagtungo rito, sabi pinatatama niya po kunching. Hindi po. Kung ano lang ang akma sa araw na yaon, kung ano binabahagi, siyang sasambitin sa inyo. Subalit alam niyo po ba, pag nakinig naman kayo at nagsabuhay kayo, kayo rin ang maliligayahan. Kayo rin ang masisiyahan. At kayo rin ang magbabagong buhay. Aanin mo yung buhay mo. Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Kung kailan ka babawian ng buhay? Hindi, ano po? Mas mainam na yaong binigyan mong silbi sa mabuting gawa, sa mabuting adhika. At ang ama ang sa'yo'y hahatol. Ang ama ang sa'yo'y magbibigay gantimpala. Tama po ba? Kaya, ano sa palagay mo ang kakayahan mo? Gamitin mo sa mabuti, kahit ano lamang ang kaya mo. Ang kakayahan mo ay magmahal lang ng kapwa mo. Kalugod-lugod na yun sa pananaw ng Ama. Ang kakayahan mo lamang ay tulungan ang kapwa mo. Kahit sa simple at kakaunting paraan,
kalugod-lugod na yun sa kanya, basta bukal sa puso mo. At kung ang kaya mo'y masigit pa roon, lalo kang kalugod-lugod. Kung totoo ginagawa mo, buhay ba ang ama? Kaya, madaling magsalita, mahirap magsagawa. Kaya po doon hinahatulan ng amang tao eh. Mabuti pa nga hindi ka na nagsasalita. Kaya ako po, bilang nga po kunching, pag hindi ko kaya, hindi ko sinasabi. Kaya hindi ako nangangako. Kung may misyon at tinakda na yung araw na yon, tsaka pa lang ako magsasabi, may tutungan tayo, may ganun. Subalit kahit na binahagi na sa akin at wala pang pamamaraang binibigay sa akin, hindi ko pa rin sinasabi. Tsaka, kapag may misyon, halimbawa pare-pares kayong lingkod, hindi yung kapakanan lang ng isa iniisip mo, kundi kapakanan ng marami. Kaya kapag nag-misyon ka, hindi mo iniisip yung sarap, kundi yung kung paano ka makapaglalagak, makapagbabahagi sa iyong kapwa. Yun po ang tinatawag na misyon. Hindi kapag nag-misyon ka sa isang lugar eh, hinihintay mong asikasuhin ka, pakainin ka. Hindi po. Subalit napakabait naman ang ama. Nang dahil naman, nagpapakatotoo ka sa kanya, kahit saan ka magtungo, pakakainin ka. Buhay po bang Diyos? Kaya, napakapalad ng mga may kakayahan, mayayaman na naglilingkod, na kayang magbigay, kayang sila magbigay. Mas mahirap ang ikaw ang binibigyan. Tama ba ga? Kaya kung ang lahat lang ng tao ay may kakayahan ay marunong totoo sa ama, nako, hindi manghihinawa, hindi magsasawa sa pagbibigay. Sapagkat alam nila ang Diyos, Ama, ang pinagmula ng biyaya, siyang magpapalit, magbabalik sa lahat ng sa kanila'y ginawang mabuti sa kapwa. Buhay ba ang Ama? Karaming nagugutom pag lumabas ka ng daan. Ang daming namumulot ng basura. Tapos maraming nagsasabi, Panginoon ko, ako'y naglilingkod. Natatakot eh kang bigyan, baka nakawan pa. O dihagis mo. Kung ayaw mong pagbuksan, napaparada ka. May tinapay, may daladala ka. May bigas, daladala mo, nakita mo. This. Iniwanan mo sa isang tabi at sinabi mo, tsumenyas ka lang. Magnanakaw man siya, hindi. Ababayaan ka ba ng amang nakawan ka eh, gumawa ka ng mabuti. Mamahal. Makatwiran lang ang tao sa totoo lang. Dahilan na lang yun, pero ang totoo ayaw magbigay. Maraming gutom. Maraming nagugutom. Pagkatapos sasabihin, Panginoon, Panginoon, ba't di mo mabigyan yung kapitbahay mong hindi kumakain? Mamahal, kung totoo lang ang tao, magdadama yan, magtutulungan. Tama ba ga? Kaya, kapwa mo, may sakit, ipanalangin mo. Kapwa mo, wala kang maibigay, ipanalangin mo. Kapwa mo, nahahabag ka, naawa ka, wala kang magawa, ipanalangin mo. Kung totoo ka, maririnig ka ng Ama at nakita niya yung ginagawa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung gayon ang pangyayari, may maghihiwalay pa kaya? Mayroon pa po bang maghihiwalay? Kung gayon ang kaganapan ng pag-ibig ay nananahan sa damdamin ng bawat isa? Wala. Kaya lang namamatay ang pag-ibig sa mag-asawa kapag sobra nang ginagawa ng isa sa bawat isa sa kanila. Nawala pa sila parehas kapwa sa Panginoon. Subalit kung nasa Panginoon kayong dalawa, kahit masama ugali mo bilang lalaki, dahil nakilala mo ang Panginoon, mababago ka. Kaya wala kang asawang pahihirapan. Tama po ba? At alam niyo po, ang panawagan ng laman, sa laman yan eh. Kaya kung nakakakilala ka rin sa Ama, wala ring panawagan ng laman na lolokohin mo ang asawa mo. Buhay ba, Ama? Kaya lahat
sa Ama makukuha. Kaya ipanalangin ng bawat isa. Sa halip na i-chismis nyo, ikwento nyo, pagtawanan nyo, hatulan nyo, kutsainin nyo, at kung ano-ano, paparatang nyo. Walang magagawa yaon, mga mahal ko. Hindi kayang makatulong yun sa kapwa nyo. Nakapagpapabigat ng dalahin nila kung may daladala na sila. Kung chichismis nyo pa, kung pagtatawanan nyo pa, kung hahamakin nyo pa, kung hahatulan nyo pa, walang magagawang mabuti yaon. Subalit ang ipanalangin sila, may magagawa sa kapwa nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kapag po kayo ay nanaginip at ang panaginip ay wala naman sa katotohanan, na hindi nyo kayang bigyan ng kahulugan, huwag kayong magkatang-isip. Humingi kayo ng karunungan sa Ama para bigyan niya ng karunungan. Kapag ginusto niyang ibigay yung karunungan na yun, mabibigyan nyo ng kahulugan yung panaginip nyo. Kaya lang, pag masama, hindi totoo yun. Ano po? Si Daniel, binigyan niya ng kahulugan yung panaginip. Ano po? Ganun din po si Jose. Ano po? Kaya lang, pinagharian siya ng Espiritu ng Ama. Hindi ang sarili niyang talino nasa kanya. Kaya naganap. Subalit kung ikaw wala ka naman taglay noon, ibigyan mo ng kahulugan ng masamang panaginip ng kapwa mo para lamang mapalago ka at mapaunlad ka, hindi totoo yan. Hindi magaganap yun. Sapagkat ang naghangad ng masama sa kapwa niya, hindi totoo, hindi tama. Kaya, huwag po kayong maghangad ng ikapapahamak ng kapwa niyo. Sapagkat kung ano hinahangad mo, baka sa'yo mangyari. Buhay ba ang Ama? Yan po ang totoo nun. Subalit kapag pawang mabuti ang hinahangad mo sa kapwa mo, maaaring patnubayan ka ng Diyos para matupad yung hinahangad mo at pangarap mo sa kapwa mo. Subalit kung pansarili mo, hindi niya yan pinapatnubayan. Hindi niya yan ginagabayan. Nagaganap lang ang tao'y pagpalain, nakatakda sa kanyang buhay yun. Nakatakda sa kanyang kapalaran. Subalit hindi lahat ng pagpapala at pinagpalang nila lang ay kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, para maging kalugod-lugod ka sa Kanya, wala namang mabuti. Lahat nagkasala. Wala namang hindi naging masamang tao kapag hindi pa niya kilala ang Ama. Sa isip niya lang nagkakasala siya. Nakakita lang siya, nagkasala na siya. Kaya walang banal. Walang totoong tao. Tama po ba? Kaya lamang, kapag ka ikaw ay nagkaroon na ng takot sa Ama, nadama mo na siya, ang isip na masama ay wala nang papasok sa iyo. Hindi ka na maghahangad ng masama sa kapwa mo at di mo naisipin ang masama sa kapwa mo, kundi ang isipin mo ay makabubuti sa kapwa mo at pawang ikabubuti ng kapwa mo. Kaya kayo po mga anak ng Ama, nais niyo po bang maging kalugod-lugod sa pananaw niya? Tatandaan po ninyo, walang banal, walang mabuti, walang tapat, walang totoo na tao. Kaya lamang may naging banal, kaya lamang may naging totoo, kaya lamang may naging tapat, kaya lamang may nakatupad ang Espiritu na taglay niya, ang siyang nagahari at nangunguna sa kanya. Kaya't kung ang tao ay makikipagtuto sa Espiritu Santo at tatanggap sa Espiritu ng Ama't Anak, ang hindi niya kaya ay makakaya niya. Ang wala sa kanya na pangunawa, sisidlan siya. Ang di niya magawa, magagawa niya. Tulad ng hindi niya kayang dating gawin na umunawa sa kanyang kapwa. Na wala siyang alam kundi pang sarili. Na wala siyang alam kundi ang kagustuhan niya.
na wala siyang alam kundi ang ginagawa niya ay gusto niya. Nang makilala niya ang ama at tinanggap ang sarili niya, ay anak lamang niya at isinuko sa kanya na naigna ang masakit sa kanya ay di niya magawa sa kapwa niya. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay makadama. Kaya nga, sino ka man, ano ka man, maging sino man ang kasama mo at ano man ang kasama mo, magagawa mo nang tanggapin kung ang nakasentro sa bawat isa sa inyo ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pagpalain kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Kaya't sa tuwi na manalangin kayong sidlan ng lakas at tapang na makasunod sa kalooban ng Ama. Hilingin ninyong siyang maghari at manguna, wag ang sarili, wag ang kalooban, wag ang pag-iisip bilang tao. Doon, mapapatotohanan ng Ama na kapag totoo ang pagdulog mo't paghingi sa Kanya, ibabahagi niya sa iyo ang totoong mula sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? May natutunan po ba? Kanya-kanya po tayong tinatalakay sa mundong ito, no? Kanya-kanya po tayong tinatahak. At bawat isa, parang nakikipagpaliksahan sa lalaro, sa palaro na gusto yung manalo. Ano po? Tama po ba? Tayong lahat, gusto nating manalo tayo. Wala namang may gusto sa atin na matalo, di po ba? Lahat po tayo, gusto natin magtagumpay tayo sa buhay. Gusto natin manalo tayo sa pakikibaka natin sa buhay. Subalit hindi po pala natin makakamtan yaon kung ang ating Panginoon ang wala sa atin. Kaya tayong lahat tumanggap sa Kanya. Sa pangalang Jesus, hindi tayo pababayaan. Kaya po, ang malakas, ang pananampalataya, magbahagi sa kapwa niya. Ang nakasumpong ng liwanag, magbahagi sa kapwa niya. Ang nagpapakatotoo, patuloy pang magpakatotoo. At ang matapat, patuloy pang maging tapat. Sapagkat kung anuman ang ginawa mo, sa'yo ang ganti. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba? Kaya ang bawat araw ay ano po? Pakikibaka. Sa karamdaman mo, nakikibaka ka. Sa buhay mo, nakikibaka ka. Sa pakikitungo, nakikibaka ka. Pakikisama baga sa kapwa mo, nakikibaka ka rin. Kaya kapag nakatagpo ka ng tapat na kaibigan, magpasalamat ka. Maging tapat ka sa kanya. Sapagkat napakahirap makatagpo ng totoong kaibigan. Tama po ba? Kaya kapag nakatagpo ka ng mabuting asawa, mahalin mo siya. Sapagkat mahirap makatagpo ng walang hiyang asawa. Buhay po ba ang Diyos? At sa katotohanan po pala, kahit napaka-busy mo, kahit marami kang ginagampanan, maaari kang makapag-ukol kahit nakarampot na oras sa pamilya. Kaya yung mga nagsasabi na wala nang oras, wala nang oras, totoo po, mas malaki lamang, mas malamang lamang ang gampanin mo. Subalit, para makapaglingkod ka pa rin sa kapwa mo, para makapaglingkod ka sa pamilya mo, yung oras mo, papartihin mo. Saan pa yung kukunin? Sa sarili mo pa. Sa sarili mo pa. Na sa halip na halimbawa, magpasarap ka, maglibang ka, o kaya ay matulog ka ng matulog, paparte mo ngayon. Dahil alam mong naglilingkod ka sa Panginoon, dahil may mission kang tinanguan sa Kanya para maparte mo ang pamilya mo, yung karampot na natitira, ipaparte mo sa kanila. At
kung mapangunawa naman ang pamilya mo, yung karampot na yon, masaya na sila. Yung karampot na yon, damang-dama na nila. At kung wala ka pa rin oras, ang bibig mo'y huwag tutugot para sila'y aralan. Sapagkat yun ang pinakamahalaga. Yung hindi ka maging pipi sa katotohanan at hindi yung sunod-sunod ka sa asawa mo kahit mali siya. Kailangan, iulat mo sa asawa mo na mali yun. Kailangan, dahil ang Diyos mismo pareha sa inyo, na nasa inyo, kailangan kung sinong tama sa inyo siyang masunod. Ganun ang mag-asawa, di po ba? Kailangan, huwag mo sabihin lalaki ka. Kahit na lalaki ka, kung mali ka, kailangan sa babae ka sumunod. Tama po ba? Anong silbi ng pagka-asawa ninyo? Pagiging mag-asawa ninyo? Kung mali ka, puro ako sunod na sunod sa'yo. Sasabihin ng ama sa'yo, di po ba? Kaya, ang mag-asawa po, nag-uusap. Ngayon, hindi mo naman siya tinotorotot. Hindi mo naman siya nilalapastangan. O ni ano, hindi mo siya niwawalang kwentang asawa. O hindi mo siya niwawalang kwentang lalaki. Kaya lamang dahil alam mo ng batas ng ama, kaya lamang dahil alam mo na sinusunod ninyo siya, kailangan kahit mali para sa palagay niya, kung alam mong tama iyon at pinipilit niya yung mali niya, huwag kang susunod sa kanya. Ang Diyos ang pangibabawin mo. Siya. Sapagkat kapag siyang pinangibabaw mo, ang Diyos ang maghahari sa kanya para maunawaan niya na totoo sinasabi mo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Totoo yan. Naririnig po tayo ng Panginoon. Siya po ang hahatol. Siya ang huhusga. Mahal mo asawa mo. Ginagalang mo asawa mo. Mahal na mahal mo siya at minahal mo siya. Nung hindi mo kilala ang Diyos, sinusunod mo siya kahit mali. Subalit, nang nakilala mo ang Diyos at pinaglingkuran mo siya, kailangang ipilit mo sa Kanya. Hindi man pwersahan, napukpukin mo siya para sabihin mong ako tama, iulat mo sa Kanya. Kung di niya una maunawaan, nagagalit pa, ipanalangin mo siya hanggang sa maunawaan niya. Subalit, huwag kang susunod sa Kanya dahil alam mong mali at pinakli mo yung ang Diyos, ang tama doon sa ginagawa mo, ay pinapakli mo yung sa Kanya dahil siya lalaki at bubuhayin ka at binubuhay Kanya. Nasaan ang pagbibing mag-asawa ninyo? Nasaan ang pagiging nagmahalan kayo? Nasaan yung totoong tumango kayo sa Diyos? Tama po ba? Ay, para po yatang walang tsumosa na. Tama po ba, lalaki? Totoo po ba? 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 Aba, kung kilala niyo ang Panginoon, natural po kung minsan sa lalaki nagiinit ang ulo, no? Subalit kapag ang Diyos ay nasa inyong dalawa, halimbawa, si Juana, asawa nito, aba, ang alam ko kamo eh, ang tama eh, eto. Sisigaw ka, hindi! Ako tama! Aba, huwag mo akong sigawan. Parang hindi tama yun sa Diyos. Diba? Sasabihin mo. O pagkatas, sinigawan ka pa rin. Aba, ano mo ba ako? Alipin o asawa? Buhay ba ang ama? Tama po ba? Eh, kung mahal ka niya talaga, di asawa. Ay, ganun pala. Eh, ba't mo ako sinisigawan? Aso ba ako? Pusa ba ako? May isip naman ako ah. At totoo naman sinasabi ko. Eh bakit tayo nag-aaway? Tama po ba? Kung ganun lamang, di sana walang... Tapos, himatay. Pag namatay, ano pang mangyayari nun? Mamahal. Kung nasa Panginoon lang lahat ng tao, tuturo niya lahat ng pamamaraan. Tama po ba? Aba, huwag mo ako ekang sisigawan. Wala ka ekang kaya sa akin ako. Abay, ba't mo ako tinatakot? Asawa mo ba ako niyan? Kaaway mo ba ako? Eh pag sinabi niya, asawa, oh, ba't mo ako tinatakot? Hindi naman ako dapat takutin. Eh asawa mo ako, no? Tama po ba? Mamahal, ganun po sana. Ganyan po sana.
Hindi po sa ganyan po nawa. Kung tunay na mag-asawa at talagang mag-asawa, pag sinigawan ka, ako naghahanap buhay! Aba, nang magkasal tayong dalawa, tinanguan natin ito sa hirap at ginhawa, sa dus at hilahin, sa sakit at kalusugan. Ngayon, dahil ikaw naghahanap buhay, sisigawan mo ako. Aba, sana hindi mo ako inasawa. Sinabi mo, alipin mo ako. Buhay po ba ang Diyos? Mami na mahal, katotohanan lamang po ang sinasabi. O kung ikaw naman ang nagtatrabaho, babae, walang kakayahan yung asawa mo, eh huwag mo naman penduhin eh. Pendukukok. At huwag mo namang laitin din ang kakayahan. Sapagkat, ikaw ang may kakayahan. Eh di ikaw ang umunawa sa walang kakayahan. Ikaw ang may kakayahan, bigyan mo yung karapatan. Hindi yung pinangangalandakan mo. Eh ako naman ang nagtatrabaho, yung asawa ko eh kay tatamatama. Hindi ba, ang kahihiyan ng asawa mo, kahihiyan mo rin. Eh ba't pinangangalat mo? Ang tao nga naman ano, sumusuong sa laban. Hindi niya alam kung paano yung susungin niya. Nag-asawa ka. Hinanap mo yung asawa. Hindi naman katulong. Hindi naman alipin. Ay, ba't ginaganyan mo? Buhay ba ang ama? Mga mahal, kung ang mag-asawa lamang sa araw-araw nag-uusap ng dapat gagawin at kung magkatampuhan man ay hindi inaabot yung gabi na magdamag ng lumipas eh, nagpapabuntong hininga pa rin. At nang magkasakit eh, tarantang pinagagamot. Eh, dapat po walang ganun. Ano? Tama po ba? Tama po ba? Mapat. Sabi ng tao. Nabubulol pa. Teka po muna. May tatanong. Mahal niyo po ba asawa niyo? Sabayin talaga niya, sigurado. Siyempre naman po. Eh, siyempre naman po. Pero, eto po masasabi. Walang perfect na pagsasama. Kahit gaano pa kasweet katamis na nilalanggam kayo. Sinungaling yung nagsabing hindi man lang sila nagtampuhan. Woo! Ewan ko, wag nang magkunwari. Sinungaling. Sinungaling. Sinungaling po. At yung iba naman, nagpapakita ang kunwari, napakalambing, napakasweet. Pero pag nasa bahay, minumuray asawa. Pag nasa bahay, hey! Halika dito! Diyos ko, taranta yung asawa. Ano? Pero pag nasa harap ng tao, nako, kalambing. Para bagang kung hindi na sila panis-panis na matamis. Eh, alam niyo po, ayaw ng Diyos yan sa lahat, yung mapagpaimbabaw. Ayaw sa lahat ng Diyos yan. Kaya kung ano kayo, mas mainam pa nga yung disweet na nakikita ng tao, pero nagmamahalan kayo eh. Eh, pakita kayong tao na sweet-sweet. Sweet-sweet. Pero pagdating niyo sa gabi, sipaan kayong dalawa. Aba, hindi maganda yan. Mga minamahal, mabuti pa yung akala ng kapwa mo, hindi kayo nag-uusap eh. Mabuti pa yung nakikitan, ay, para ekang hindi man sila mag-asawa. Pero nakakaintindihan sila. Hindi yung pakitang tao sa kapwa-tao para tularan. Alin, yung pakunwari, pagka natutulog na may magkahiwalay. Hindi tama yon. Buhay bang ama! Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan. Kailangan kung paanong ginagawa mo sa Panginoon na tinatawagan mo siya, eh totoo ka rin kahit kanino. Buhay po ba ang Diyos? Oh, tabi-tabi po, walang pinatatamaan. Kung ano lang ang pinakikita ng Espiritu, siyang sinasabi sa inyo. Totoo po ba yon? Aba, magsiuwi na po tayo kung tayo maglolokohan. Mamahal na sa buhay, sabi ng tao. Oh, totoong-totoo po yan. Masarap yung bago kayo matulog, kahit nagkatampuhan kayo,
Halos nga gusto mo nang pukpukin sa galit mo eh. Pero nang naisip mo, tama pala siya. Ikaw mismo humingi ng sorry. Nang tawad. Eh, ba't ako hingi? Ako lalaki. Sabi pa. Eh, ba't ako hingi? Ako lalaki. Sabi naman ng, aba, pag mag-asawang tinatawag, wala yung pride. Kung ikaw nagkamali, ikaw lalaki ang humingi ng tawad. Kung ikaw na babae nagkamali, ikaw ang babaeng humingi ng tawad. Hindi ikaw na babae gusto mo laging inaamo. Amo-amo. Hindi. Kayong dalawa, parehas. Marunong humingi ng tawad yung lalaki, marunong ka rin humingi ng tawad. Kaya lang babae, kung mali talaga siya, huwag ka susunod. Nakatala po sa banal na aklat, ang mag-asawa ay nag-uusap sa mabuti at kaparaanan ng ama. Dapat ang tao ay nakasentro. Halimbawa, mag-asawa kayo. Dito si Kristo. Para walang sabunutan. Tama po ba? Dito ang ama, pero hindi nakatalikod. Nakaakbay sa inyong dalawa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kung ganun lamang po, kahit siya magkakapatid, kahit mahirap ang buhay, at kapit-bisig ang magkakapatid, mayuusad lahat. Kaya lang, kumisan may kapatid na makasarili. Makasarili. Gusto niya siya lang, siya lang, siya lang, siya lang. Pag siya ang nangailangan, pag hindi tinulungan, masama ang loob. Pag siya naman ang meron, bah, ako lang. Buhay ba ang ama? Mga kapatid, iba't iba ang ugali ng tao. Iba't iba, maging sa paglilingkod, may mapagpasikat, mapagmagaling, mapagmapuri sa sarili. Pinakikita niyang siya'y totoo, siya'y tama, siya'y magaling. Subalit sa katotohanan, nababasa ng ama yung puso niya. Kahirap talaga eh kang gumanap. Kahirap eh kang kahirap, puro mahirap. Ba't ka nahihirapan? Kung sumusunod kang totoo, kaya ka nahihirapan, hindi ka nasusunod sa gusto mo. Totoo po ba yun? At di ka sumusunod sa Diyos mo. Subalit kung sumusunod kang totoo, kahit mahirap, nananalangin ka lang, natatapos na ang hirap ng damdamin mo. Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan. Nawa nga ang bawat isa ay maging marapat. Ang lahat ng lingkod na nagpapakatotoo, gusto lahat ng kapwa niya ay maisaayos. Lahat ng nais niya na alang-alang sa amay, maibigay sa kapwa niya. Kaya lamang po, anong magagawa mo? Kung ginugusto mo man yaon, ayaw naman ang kapwa mo. Anong magagawa mo? Kung nagpapakatotoo ka, ang kapwa mo'y ayaw sa'yo. Kaya, bahala na ang Diyos ninyo. Buhay po bang Diyos? Ang mahalaga, ikaw na nagsasabing, Ama, Ama, Ama! Panginoon, Panginoon! Diyos ko, Diyos ko! Huwag ikaw ang hatulan ng Ama, sapagkat nakakahiya. Nakakahiya ka. Kung dito sa lupay, sabi mo, gawa ka ng gawa. Pagkatapos mabalitaan, nasa impyerno ka pala. Hindi po ba? Ang mahal, napakasarap. Napakasarap. Wala pang nakakita sa langit. Wala pang nakakita sa impyerno. Subalit kung naniniwala kayo, nandyan sa banal na aklat, at binabasa ninyo, naniniwala kayong may langit, naniniwala kayong may impyerno, gagawa kayo ng makalangit at di maka-impyerno. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. May tanong po ba? May kulang po ba? Kaya, pag-uwi nila, kikis nila yung asawa niya. Yung wala nang ikikis-kis mo na lang sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Okay. Wala pa rin.
tumatanggap ng mali niya at binababa niya sa Ama. Naku! Ang Ama ang magpapagalak sa Kanya. Wala po eh, kailangan hindi natin lihisan ang katotohanan. Harapin ang katotohanan. Hindi po natin dapat pakliin ang salitang banal, kundi dapat po ay idiretso at gawing katotohanan. Buhay po bang Diyos? Kaya kung ang pipiliin mo lamang yung makabubuti sa damdamin mo at makasasaya sa'yo, hindi ka patuto sa Diyos. Subalit, kung alam mo na nagkamali ka at binigay mo na totoong pinagkasala mo yaot, binigay mong pagsisisi, ang Ama ang malulugod sa iyo. Buhay po bang Diyos? Kaya maliwanag pong tinuran niya, dalawang kamay na kalahad sa twina para kupkupin ang mga anak niya at bubuksan niya durong awan para ilahad ang mga biyaya niya. Buhay po bang Diyos? Kaya mga mahal ko, pakatandaan po ninyo, wala pong kulang sa ginawa ng Ama. Pagkain ng tiyan, pagkain ng kaluluwa. Wala pong kulang sa bahagi niya. Lahat ay kumpleto. Kaya, kung may pagkukulang man sa buhay mo, na palagay mo'y kulang ka, salat ka sa kayamanan, kung punong-puno ka naman ng pag-ibig sa puso mo, hindi mo na rin nararamdaman ang pagkasalat mo sa mga bagay. Buhay po bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May bukas pa sa inyong buhay. Huwag magmithi bawat araw ay galit, kundi magnasang pagmamahal ang kamti upang bawat araw mo tao na pakikibaka ang Ama ang magbibigay sa'yo ng tuwirang kalakasan ganap pagtitibay liwanag na sipan. Kaya halina, halina kayo. Ang Ama ang ikintal sa puso nyo. Salita niya'y kamti inyong buhay kayo'y lubos mahulag po sa lahat ng dako pagka ang Ama ay buhay sa tuwina walang kamatayan siya walang pagkahina siyang tawagin mo asahang anak niya. Buhay po bang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, o ano, kaibigan mo man, kapatid mo man, magulang mo man, anak mo man, asawa mo man, anong dapat mong gawin? Makitungo ng mabuti, makisama ng mabuti, magdalanginan, mag-unawaan, kailan may walang maghihiwalay. Maliban ang kamatayan,
siyang maging daan ng hiwalayan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O dakilang Ama, kay butit, kay hiwaga mo. Lahat nga ng kaparaanan ay sa iyo. Sa pawang kabutihan, ikasisi at ikagagalak ng sinuman. Walang hindi kay bibigay, bagamat iyong dinadalisay ang mga anak mong minamahal. Ikaw ang muog, ikaw ang tanggulan, ikaw ang sandigan, ikaw lamang. Sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay, lahat ng bagay na maaring gamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw ang nakatatarok, nakasusuri, nakalilirip ng laman ng isip ng kalooban ng sinuman. Tanging ikaw lamang ang nakakakilala sa bawat iyong anak. Naririto sila, umaasa sa iyo, naghahanap sa iyo, kumikilala sa iyo. Buksan mong totoo ang bawat isa, ang bawat kumilala, nakatamo sa iyo. Magliwanag ang buhay, huwag pabayaan, magpakailanman. Sapagkat tanging ikaw lamang ang dapat asahan. Nekaramanayahanam, nekaramanayahanam, nekaramanayahanam. Amang walang hanggan, magpakailanman. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Mayroon po kayong tanong? Wala po. Kumusta na po? Lahat po ng kaparaanan binibigay ng Panginoon, ano? Sino nga po bang hindi nangangailangan? Sino nga po bang hindi nahihirapan? Sino po bang hindi nagugutom? Sino po bang hindi maaring makadama ng sakit? Wala po. Lahat po, dahil tao, kailangan yan at nagaganap yan sa buhay nila. Sa bawat isa, sa bawat nila lang. Kaya lamang, alam niyo po ba, ang lahat, may kahulagpusan, may katagumpayan, may pag-asa kapag ang Diyos ang kilala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang lahat po ay, magsabi nga po, yun, amen daw, sabi ni Buntis. Magsabi nga po, amen. Amen. Buhay ang Diyos. Buhay ang pag-asa. Buhay ang ligaya. Buhay na buhay. At di patay ang sandigang kong matibay. Sa pangalang Jesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Yan. Tayo na po. Oh. Humilera na po.